Nabulol na. Earth signs. Hello, welcome sa mga bago at welcome back naman doon sa mga datihan na. Ito yung reading mo for the next 7 days. Earth signs. Ayan, sa mga hindi nakakaalam ng Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, at ito yung symbol. Okay, hindi ko ito lalagyan ng specific na petsa, guys, kung kailan nyo ito makita, doon pala magte-take effect yung next 7 days na sinasabi ko. And kung gusto nyo maging updated sa ating mga readings, mahilig kayo sa mga ganitong readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Pa-like and follow na rin po yung ating FB, Instagram, and TikTok. Send lang po kayo ng private message sa aking FB page kung gusto ninyo mag-inquire about personal readings. Okay? At kung gusto nyo naman ng mga free reading, guys, yun nga, gumagawa naman ako ng mga upload sa YouTube, or kapag nag-live ako, yan, may mga yes or no tanungan tayo o kung ano man yung maisip ko. Okay, pag nag-live ako. Pakunin muna natin yung overall na energy ninyo, Earth signs, para dito sa next 7 days. Overall energy mo ay the Lovers. Uy, mukhang umiikot sa love life mo itong ano, ha, overall energy mo. This is about commitment, entering a relationship, no? Pwede rin may Gemini energy. Strong Gemini energy. So ano yung next para kay Earth signs? Ano ba yung posibleng susunod na mangyayari itong next 7 days para sa ating Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn? Uy, the Tower. Dalawang major cards, no? Kaya meron kang Lovers dito. Wow, mukhang ano to, ha? Mukhang may mare-reveal sa iyo. Pwedeng may ikakagulat ka sa mga susunod na 7 araw, Earth signs. Kung ano man itong paparating sa iyo, oh, something na hindi mo ina-expect, ikaka-shock mo, pwedeng ikaka-windang. Kasi ang Tower ay ano, pag-uhunong tore na hit ng lightning. Pwedeng may realization, pwedeng may mga may mare-reveal dyan. Okay? Pwedeng biglang magbabago yung mga bagay-bagay. Ano yung possible na outcome? You have the Knight of Pentacles. Okay. Pwede may Earth sign dito, ha, sa outcome mo, si Knight of Pentacles. Pwede ikaw, kasi Earth sign to pinag-uusapan natin. Baka naman energy mo lang yan. So, nafe-feel ko dito sa Tower, may malaking pagbabago, transformation na mangyayari. Diyan sa unexpected na nga yan at paparating sa'yo, na hindi mo inaakala na mangyayari yan, na pwedeng matagal nang nangyayari pero hindi mo lang nalalaman, no? So in short, magigising ka dyan, may ma-expose, may matututunan ka, at yan na rin yung time na magbabago na yung mga bagay-bagay, no? At dahil dyan yung outcome mo, you have the Knight of Pentacles, it seems na magmumove ka into a positive direction. Yun yung nafe-feel ko. So itong Tower moment na ito ay magsisimbing blessing in this, guys, sa iyo, kasi mas alam mo na yung nalaman mo na yung dapat mong malaman, and yun nga na malalaman mo na rin ano yung dapat baguhin. No, pero ang nakikita ko is to move forward with the Knight of Pentacles. So mas wise ka na. Mas wise ka na dito, Earth sign, kung ano man itong matututunan mo rito, whether may kinalaman ba yan sa love life mo, sa negosyo, sa career, etc. Okay? Pero ano kasi, nakikita ko dito yung movement mo is mabagal. Pwedeng hinay-hinay lang, pakunti-kunti lang muna. Hindi mo pa kayang biglain din yung sarili mo.
pwedeng in-shock ka pa rin eh dun sa nangyari. Pero at least yung mindset mo is positive naman na you will move forward. No? So kung ano man yung mangyayari dito sa what's next at the tower moment mo. Okay? And when it comes to your love life, para dun sa iba dito, kung progress yung tinatanong nyo, yes, may progress with the Knight of Pentacles. So, whether pinag-uusapan natin, any kind of progress na ano ha, concern ninyo, kung may kinalaman yan sa ano, sa negosyo, etc. May progress dito, oo. Pwedeng hindi siya noticeable kasi maano eh, small step, baby steps, o mabagal. Pero meron. No? May ano, may pag-usad, kumbaga. So, yung love life mo naman ay ito, earth signs. Okay yan, negative mind, okay. Negative mind na lang iti-take ko dito. Ayoko nang i-tackle yung ibang topic kasi lumitaw na yan sa isang reading ko. So, sa tingin ko, ito yung mga negative na mindset mo pagdating dito sa relationship mo. No? Hindi ko alam kung ikaw ba na kung ano-ano bang iniisip mong kumbaga maraming pumapasok sa isip mo tungkol yan sa person mo. Pwedeng hindi magaganda itong mga nai-imagine mo. No, ibig sabihin pwedeng nag-iisip ka ng mga negative, no? Eh, baka magkaganito yung mangyayari, magiging ganito yung ending. Alam mo 'yun. Parang in a way etong negative thinking na ito, whether this is you or your person thinking ng mga negative na yan, yan yung nag-jinx sa relationship ninyo. So kung sino man sa inyong dalawa yung nag-iisip ng negative about you or your person, no, eh dapat itigil na yung mga ganyan. Kasi lalo nga nag-jinx, no? So instead na swertihin, mamalasin kasi nag-jinx ng mga negative thoughts. So, ano, bawasan yung mga negative thoughts, whether ikaw yan o yung person mo. Okay? Kasi siguro, hindi maiwasan mag-isip ng hindi maganda. Baka may mga nangyayari. Ewan ko ano ba nangyari sa inyo. Pero, may mga time talaga na ganun, di ba? Yung hindi natin naiwasan kung ano-ano yung pumapasok sa isip natin. Nakakapag-imagine tayo, minsan nag-iisip-isip tayo ng mga scenarios, no? Pero this time ito, yun sa inyo, hindi maganda, no? So, ano yung mga posibleng darating pa sa inyo? Taurus, ngayong next 7 days. O pwedeng magkaroon ng alitan between friends, family. Uy, dalawang daga. Oh, baka may year of darat na naman dito ipinanganak. O, dalawang cards ng daga. So, ito, yung mga pwedeng tampuan sa man ng loob or away-away between friends and family. Tapos, ito naman, someone working against you behind your... Ay, oo, naku. Huwag naman sanang ito, earth signs. May gumagawa sa iyo ng kasalbahian o hindi maganda o nagpaplano o nag-iisip ng hindi maganda sa iyo. Ayan, to lumilitaw dito sa cards mo. Ayan, kung ano lang yung naugot ko, yun na inaano ko dito, guys, ha. Basta kung ano lang yung lumalabas. Ayan talaga yung lumalabas, no? At least sasabihin ko yung nakikita ko. At may mga obstacles ka itong next 7 days. O, surely naman malalagpasan mo yan kung ano man tong mga sagabal dyan sa path mo. Importante, no? Susumikap ka, gagawin mo yung mga ano, dapat mong gawin. Kumbaga, kahit ano, kung pursigido ka, ano, walang imposible naman eh. Wow! May matatanggap ka! Kung hindi ikaw ito, kung hindi ikaw yung makakatanggap, ikaw magbibigay. Precious daw, oh. Something precious yung marireceive mo next 7 days, earth signs. O, diba? So, ito yung mga nakalap nating ano, energies. Nakalap, eh, no, Tagalog. Nakalap natin para sa next 7 days nyo. Don't forget to like and share. Take care at kita-kit sa ating next reading. Mm-hmm.